Well, guys, isang napakagandang araw sa inyong lahat. Ito po si Adventure Chef na naman. Bali, araw nga na araw ng Lunes ngayon, August 22. Tsaka unang pasok ng eskwela ng estudyante. So, bali hinatid ko kanina yung anak ko dahil grabing lakas ng ulan sa school niya. Supposed to be mag-school bus siya. Pero dahil sa sobrang lakas ng ulan, hinatid ko siya bago mag-alas 8. So guys, magluluto tayo ngayon ng simple lang ulam. Dahil ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay, yung anak ko na sa eskwelahan, yung misis ko na sa trabaho. So ang pasok ko ay mamayang 4:30. Alas 4:30 pa ng hapon hanggang alas 8:30, 4 na oras lang. Kasi umayaw na ako, minto na ako sa tanghali. Dahil lang ano natin magpipising na lang sana ako pag araw tapos gabi, saka ako magtatrabaho. Ngayon kasi ang lulutuin natin ngayon ay ito ay anak ng talakitok. Ayan. Ito guys, oh. Tingnan niyo siya kung gaano siya kaliit, no. Ayan. Anak ng talakitok. Ito guys, ganito siya kaliit, no ba? Pero ina-allowed siya ng government na hulihin ito, no? Ina-allowed siya kasi by season lang ito eh. Ngayon ito yung mga nahuli ko. Ito guys, ha. Yan, ito yung mga nahuli ko pag nag-fishing ako sa tabi, nakakuha kami ng pang-ulam. So, ito ngayon yung lulutuin natin tanghalian. Kasi pag mayroon ka ng edad ng konti, ano ka na, lilo ka na sa mga karni. Mas maganda. More on ano ka? More on fish and vegetable na lang. Tapos reduce ka na rin ng rice para mas maganda. So, simpleng ulam lang to na pambahay na. Masarap. Sabaw. Eh kung tawagin sa atin, kinamatisan or pangat. No? Pinangat. So, ito yung mga ingredients natin. Bali, nagpapakulo na ako ng tubig. Ano? Ayan. Papakita ko sa inyo yan. Papakulo na ako ng tubig. Ayan. Ito kumukulo na. Tapos ito yung isda natin. Ayan. Ito guys, mga anak to ng talakitok. Kung tawagin dito sa Saipan ay ii siya, anak ng talakitok, baby trevally. Ayan. So ito yung ingredients natin, no. Kinamatisan or pangat, depende kung anong tawag sa lugar nyo. Pero importante ito, sabaw, kamatis, at kamatis, sibuyas. Yan. Kung minsan guys, pag ako nagluluto, hindi na ako naglalagay ng luya, ginger. Pero yung misis ko, pag siyang nagluto, naglalagay siya ng ginger, kaya lagyan ko na rin. Okay. Tapos lalagyan na rin natin ng paminta. Depende sa inyo kung gusto nyo ng may paminta o wala, pwede. Tapos lagyan na rin natin ng patis. Kuminsan ako, hindi ako gumagamit ng patis, kuminsan gumagamit din. Kunting patis tsaka kunting asin. Ayan. Guys, ang paglalagay ng asin or patis, kailangan alalay lang. Kasi pwede mo siyang lagyan bandang pag sa huli na pagluto na siya, titikman mo para hindi siya maalat. Kasi pag maalat, magdadagdag ka na naman ng tubig. No? Tapos, mapaparami yung sabaw mo. Nagre-reduce yung lasa ng
isda or yung kung anong niluluto mo. So ito guys, tatakipan lang natin ito. Hihintayin lang natin kumulo. Ayan. So ayan, bali wala tayong cameraman. So ito yung lagi kong niluluto pag nakahuli ako ng tawag nito ii. Lalo na pag ito kasi guys, pag season, ano lang to, kumisa nag-uumpisa ito sa ano, buwan ng May hanggang July. May, June, July. Tapos ito August, mayroon pa rin pero pawala na siya dahil pag August na, no, malalaki na siya, no. Ganito na siya kalaki. Ayan, lumalaki siya. Tapos pag malaki na, pumupunta na sila sa malayo, sa malalim. Ayan. Ito ang paghuli nito, madali, mabilis lang. Madali ka makakakuha ng pang-ulam. Kaya yung iba bago pumasok sa umaga. Sa umaga kadalasan nag-ano to. Lalo na pagpapalo yung high tide. Makakuha ka ng pang-ulam. Kaya pag bago pumasok sa trabaho, kung pasok mo alas 8 ay bago lumiwanag, nandun ka na sa tabi, mag-iumpisa ka na. So bago pag mag-alas 8, pwede ka nang pumasok sa trabaho dahil dito trabaho malapit lang, madalian lang yung biyahe, hindi naman traffic. So ito na guys, no, kumukulo na yung sibuyas kamatis luya natin. So bali hihintayin lang natin ng kunti, siguro mga 2 minuto pa na kumukulo siya para yung kamatis niya at sibuyas luya maglasa doon sa sabaw. So, ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Kumbaga, mabilisan at masarap. So, ito guys, hindi ako naglalagay ng gulay dito. Kasi pag nilagyan mo ito ng gulay, yung lasa ng isda, para siyang nag-iiba. Hindi na siya totally yung lasang-lasa yung isda dahil mag-aagawan na siya, lasa ng isda at saka lasa ng gulay, mag-aagawan na siya pero healthy pa rin, no? Naglalagay lang ako ng gulay sa isda na may sabaw pag mga malalaking isda, no, para mas lalong masarap. Pero pag ganito lang siya, sibuyas kamatis luya lang, tapos na. So ito guys, no. Itong ano to, simplihan lang at saka mabilisan. Ayan, no, pumukulo na siya. Ilalagay lang natin 'to, yung isda natin. Ayan. Mabilis lang. Wala pang 10 minuto tapos na yung ulam. Kaya bago ka magluto nito, kung pagkaluto gusto mo kaagad kumain. Unahin mo na saing, unahin mo na magluto ng bigas, magsaing ka na. Ayan. Ganun lang siya ka simple. Tapos, guys, tatakitan lang natin ulit. Hintayin natin kumulo. Pag kumulo, mga 1 minuto lang siyang kumukulo. Tapos na siya. Pero siyempre bago mo patayin yung niluluto mo ang apoy, titikman mo muna. Titikman mo yung lasa para mag-a-adjust ka ng alat. Kung maalat pa siya o kung kulang pa sa asin, yun nga. Siyempre magdadagdag ka. Ngayon guys, sa pagluluto. Ayan. Sa pagluluto, ako ay hindi ako naglalagay ng Ajinomoto or MSG, monosodium glutamate or vitsin, no, kung tawag sa atin. Ang ginagawa ko ay na instead na maglagay ako ng MSG,
naglalagay ako ng kurot na asukal. Kunti, kurot lang akong kaya kung sinasabi na pinch of sugar, no? Pero yun, nilagyan ko na to, hindi ko na naipakita. Meron na siya. So hihintayin ko na lang kumulo. Pag kumulo na siya, pakuluin mo lang ng mga minsan ako mga 30 seconds lang na umpisa sa pagkukulo. Tapos na. Pero yung iba kasi gusto nila yung kulong-kulo. Pero pag kulong-kulo kasi para sa akin yung lasa ng isda na pagiging sariwa niya ay medyo nagre-reduce yung lasa ng isda, no? Tsaka yung isda niya pag ano, talagang wilda siya, parang iba yung lasa, hindi na siya malinamnam. So yun lang guys, ito na, kumukulo na. So ako ay nagpapasalamat sa mga hindi nagsasawang sumuporta sa channel ko at patuloy pa rin sumusuporta kahit na minsan bihira na lang ako nakakapag-upload. So ngayon sisikapin ko na magkakaroon tayo ng video palagi. Babalik yung mga pagluluto natin, babalik yung adventure fishing ko, dahil para mayroon kayong laging abangan, mayroon kayong mapapanood at saka makakakuha kayo ng idea sa lalong-lalo na sa pagluluto. Dahil ako guys ay naging kusinero ako no 1989. Naging kusinero na ako hanggang ngayon. So ngayon ang pinagtatrabahuan ko ay nasa sushi bar ako. Isa akong chef. Pero pagdating sa trabaho, ayaw kong tinatawag ako na chef. Gusto ko kung ano, kuya na lang. Ayaw ko yung ano, lagi akong tinatawag, chef, ganyan-ganyan, ayaw ko niyan. Sabi ko, kuya, kuya na lang para tayo, kasi mga Pilipino naman tayo. So, sa pagluluto, kung mayroon kayong itanong, lalo na kung may plano kang gumawa ng restaurant business o especially kung ano, Japanese food, mag-comment ka lang, magtanong ka para ay masagot natin. Makakatulong din ako sa mga sa inyo kung sa abot ng aking makakaya. Ang dahilan guys na hindi ako nakakapag upload ng video dahil pag dating sa computer o pagdating sa mga gadget, yung mata natin ay hindi na maganda. Sumasakit na yung mata ko, tapos after ko magtingin sa cellphone, sa computer, nagbablurred yung paningin ko sa paligid. So napansin ko nagbawas ako ng pagano sa computer, sa cellphone, parang gumaganda yung paningin ko. Ayaw ko naman, nakakabasa pa rin ako ng maliit na litra, kaso lang pag tumagal ako sa cellphone, pag may pinapanood ka, dun lumalabo yung mata ko, so kaso masakit. Kaya nagbawas-bawas po tayo sa tutok sa computer. So ito na guys, luto na, kumulo na siya ng kumulo. Ito ay napakasarap nito. Ngayon ito, yan, babawasan lang natin ng ano, apoy. Ayan, ito guys, kumulo na siya. Mga 30 minutes na siyang, 30 seconds, mahigit na 30 seconds, mga isang minuto na. Titikman lang natin to, ang sabaw.
Ayun. Bali, kulang pa sa alat. So, dadagdag lang tayo ng kunting patis. Kunti lang. Saka, kunting asin. Ayan. Ngayon, guys, ito, yun. Pwede nyo siyang lagyan ng lemon. Lemon or kalamansi para umasim. Or, pang sigang, no? Pagsigang, depende kung gusto nyo maasim, kung saan kayo nasa sarapan. Ngayon, kung ito lalagyan mo ng calamansi or lemon, kasi bago mo patayin o pagkapatay mo ng apoy nito, saka mo lagyan ng calamansi or lemon. Ayan na, masarap na. Wala siya, hindi ko siya nilagyan ng pampaasim. Natural flavor lang siya ng kamatis, sibuyas, saka luya. So, ayan guys, luto na. Papatayin na natin. Okay, ito guys, si Adventure Chef ang nagsasabi na maraming salamat. And thank you for watching. Kung mayroon kang itatanong, mag-comment ka lang. Kahit lalong-lalo na sa tungkol sa pagkain, mag-comment ka lang. Para makatulong naman ako sa inyo. Tungkol sa pagkain, lalo na kung ikaw ay nagbabalak pa lang ng magtayo ng business, no? Restaurant, pagkain. Expecto tayo dyan. Hindi lang tayo makakapaporma sa pag-upload dahil wala tayong sariling magandang kusina o paglulutuan. Dahil itong tinitirhan ko ay nasa second floor, tapos yung kusina, ano lang siya, parang kusina lang ng isang ordinaryong bahay na hindi ka makakaporma luto o ano. So guys, thank you very much. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka para just in case na mayroong akong bagong video mapapanood mo. Saka kung mayroong kang gusto matututunan tungkol sa pagluto, mag-comment ka lang. Makakatulong tayo kahit papano. So, thank you very much. Thank you for watching. See you on my next video.